Hello mga ka-SFT, kapapasok pa lamang ng linggo pero masamang balita na agad ang bumungad sa atin. 20 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nag-declare na ng State of Public Health Emergency si Pangulong Duterte. At ngayong kumpirmado na ang local transmission sa Pilipinas, alamin natin kung paano lalabanan ng COVID-19 mula sa trabaho hanggang sa komunidad. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for troops. 20 na ang naitalang COVID-19 cases sa bansa. Kumpirmado na rin ang local transmission dahil ilan sa kanila walang travel history abroad. Shaila Garde reports. So I have said there are 10 confirmed cases, 41 patients under investigations, PUIs currently admitted. Ang unang tatlong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pawang mga turista mula Wuhan, China. Noong Biyernes at Sabado, tatlong Pilipino na rin ang nakumpirmang positibo, making them the 4th, 5th, and 6th case in the country. Bukod sa kanilang travel history at health condition, hindi inilabas ng DOH ang detalye ng mga pasyente alinsunod sa health privacy code. Pero mismong ang employer, ospital, at komunidad nila ang naglabas ng kani-kaniyang statement. Napag-alamang nagtatrabaho sa BGC sa Taguig ang case 4. Ang case 5 naman, nauna nang naibalitang madalas magpunta sa isang Muslim prayer hall sa Green Hills habang ang misis niya ang case 6 at residente sila ng Cainta, Rizal. Bandang alas 11 kagabi ay naglabas naman ng report ang DOH hinggil sa mga panibagong kaso ng COVID-19. Case 7 is a 38-year-old Taiwanese male. Symptoms began on March 3, no travel history abroad, pero may contact siya sa naiulat na Taiwanese who was in the Philippines from February 28 to March 3 and was confirmed positive in Taiwan on March 5. Case 7 is admitted in Makati Medical Center. Case 8 is a 32-year-old Filipino male from Pasig with travel history to Japan. His symptoms began March 5 and he is admitted in St. Luke's BGC. Case 9 is an 86-year-old American male from Marikina with pre-existing hypertension and travel history to US and South Korea. Symptoms began March 1. He is admitted in Medical City, Ortigas. Case 10 is a 57-year-old Filipino male from Quezon City with no travel history outside the country pero naiulat na may exposure sa isang confirmed case. He is admitted in St. Luke's, Quezon City. And just this afternoon, March 9, the DOH has confirmed 10 more new cases of COVID-19, bringing the total number of confirmed positive cases in the Philippines to 20. At dahil patuloy pa rin ang contact tracing, there is a possibility na dumami pa ang mag-positive in the coming days. All test results from the new cases were released today after samples were collected on March 6, 7, and 8. The Epidemiology Bureau of DOH is currently conducting comprehensive contact tracing activities for these cases. Matapos makumpirmang may local transmission na nga ng coronavirus disease sa bansa, kaninang umaga inilabas na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation 922 o the Declaration of the State of Public Health Emergency sa Pilipinas para paigtingin pa ang pagresponde ng gobyerno sa COVID-19 epidemic. I'm Shaila Garde, I stand for truth. Soap and water, hand sanitizer, or alcohol? What's the best way to keep our hands clean and avoid COVID-19? GM Encinas has a story. Gamit ang UV light at fluorescent dye bilang representation ng dumi, makikita ang pagkakaiba ng paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer at paghuhugas gamit ang sabon at tubig. Sa hand sanitizer, makikita ang may natirapang dumi na naiwan sa kamay. Pero ang hinugasan ng sabon at tubig, halos walang natirang dumi. Ipinapakita ng DIY experiment na ito na hindi sapat ang hand sanitizer lang sa pagpapanatiling malinis ang ating mga kamay. Ayon sa UP Institute of Biology, kung hand hygiene ang pag-uusapan, walang masama sa paggamit ng sanitizer at alcohol. Pero there are things na hindi kayang tanggalin ng hand sanitizer alone. Just like kung talagang obvious naman na madumi yung kamay na inihawak mo sa lupa, sa mga dust. Kasi may other possible things na hindi kayang patayin ng alcohol-based sanitizers. Sa handwashing, hindi daw inirekomenda yung paghuhugas ng kamay gamit ay tubig lang. Mas mainam daw kung gagamitan daw ito ng sabon. Through soap, virus has become inactive. Mas maganda rin daw kung antibacterial soap ang gagamitin. Classified siya as emulsifier. Ibig sabihin nun ay kaya niyang mag-wash off or makareduce ng mga lipids
fatty acids, yung mga ganon. And usually, microorganisms, particularly yung membrane-bound, meron silang tinatawag na parang extra added protection sa kanilang composition. Ang paaralang ito sa Quezon City, naabutan kung nagsasagawa ng hand-washing activity. Inimplement ko din ito sa mga MAPE teachers. With their cooperation, maayos namin na isasagawa. As a student po, marami po tayong ginagawa. So di po natin alam kung ano nga bang malinis, o di po natin alam kung ano nga bang malinis na hanahawakan natin o madumi ba ito. Para din po ma-prevent yung mga sakit na pwede po natin makuha. Pero hindi sapat ang paghuhugas lang ng kamay. Usually, pagka kasi basa yung kamay, mas mabilis yung pag-spread or parang mas nagiging susceptible ka na makakuha ulit ng germs or microorganisms. And so, kailangan mong i-dry muna din yung kamay mo after you wash your hands. Mahalaga ang papel ng ating mga kamay sa pang-araw-araw na buhay. At dahil may access ito sa iba pang parte ng katawan gaya ng bibig, ilong, muka at balat, madaling makapasok ang carrier ng sakit. Kaya naman, mahalagang maging maingat sa handshaking, money handling, sharing of utensils, paghawak ng doorknobs, railings, at iba pang paraan ng pwedeng makakuha ng virus. Paalala ng DOH, follow the 7 steps to proper hand washing. Best practice daw kung ito ay tatagal ng 20 to 60 seconds. Ngayong itinaas na ng Department of Health ang coded warning sa bansa dahil sa COVID-19. Inaasahan ang dobleng ingat ng lahat. Simulan natin ito sa ating sarili. Dahil a clean hand is a caring hand. Ako si Jay Mencinas, I stand for truth. Nag-declare na ng State of Public Health Emergency si Pangulong Duterte sa gitna ng pagkalat ng COVID-19. Proclamation number 922, declaring a state of public health emergency throughout the Philippines. Kasunod yan ng confirmation ng local transmission ng COVID-19 sa bansa. Samantala, pag-uusapan ng DOH, DOLE at DepEd ang magiging recommendations nila tungkol sa posibleng pagsuspend ng pasok sa eskwela at trabaho. The Labor Department has previously called on employers to adopt flexible working arrangements for their workers amid the COVID-19 threat. Kasunod niyan, inannounce muna ng pamunuan ng Itbulaga na pansamantala muna nilang ititigil ang pagtanggap ng live studio audience sa kanilang programa. Para raw yan maiwasan ang pagkalat ng sakit at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Naka-code red na po ang mga ospital para sa COVID-19. Silipin natin ang kanilang paghanda sa ulat ni Izili. Code Red. Ito ang pinakamataas na emergency alert sa ospital. Noong Sabado, itinaas ng Department of Health ang COVID-19 alert system sa Code Red sub-level 1 matapos makumpirma ang 2 kaso ng local transmission sa Pilipinas. DOH has raised the COVID-19 alert system to Code Red sub-level 1. This is a preemptive call to ensure that national and local governments and public and private healthcare providers can prepare for possible increase in suspected and confirmed cases. Kapag sinabing Code Red, kinakailangang mag-report sa duty ang lahat ng tauhan ng mga ospital para magbigay ng kanilang serbisyo. Kabilang din dito ang pagsali ng ibang ahensya ng gobyerno para lumawak ang pagresponde sa infection, selective contact tracing, pag-prioritize sa mga high-risk group, pag-monitor ng disease trends, backup systems at public awareness. Isa sa mga binisita kong ospital ay ang Tondo Medical Center sa Maynila. Bago pa lamang makapasok dito sa loob ng Tondo Medical Center ay nagkakaroon na ng initial screening. Ang mga may upo at sipon ay binibigyan ng face mask, pagkatapos ay kailangan nilang dumaan sa area na ito kung saan i-check ang kanilang temperature at tatanungin ang kanilang travel history. Ang tawag dito ay ang triage system. Sa loob ng ospital, kaliwat kanan na kaagad ang kanilang pasyente. Pero hindi raw ito balakid para mas maging vigilant pa sila ngayong itinaas na ang alert system sa COVID-19. Nakapag-identify rin po tayo ng isolation rooms na sa ngayon po ay nagdagdag pa kami ng additional isolation rooms. Sapat din po ang paghahanda ng ospital sa pagkakaroon ng sapat na supply ng mga personal protective equipment or PPEs. Lahat po ng kampanya ng ospital ay pinaigting. Meron din po kami mga posters sa iba't ibang strategic locations.
Bukod sa isolation rooms para sa mga posibleng pasyente ng COVID-19, mayroon ding kwartong inihanda para naman sa magjo-duty na nurse at doktor. Handa rin daw sila sa mga supplies at equipment dahil bawal daw maghati-hati ang mga pasyente nito. Ang adjustment sa schedule ngayong nagkaroon ng COVID-19 ay more on sa mga doctor at nurses na kung saan sila po ang tumatao sa triage area at sila rin po ang mag-a-attend sa posibleng mga PUIs. Sa mga karaniwang empleyado po ng ating ospital na nasa admin, finance section, so halos wala pa naman pong epekto itong mga ganitong sitwasyon. Sa Mandaluyong Medical Center naman, full force team ang pagresponde. Especially yung mga doctors, nurses, and even utility and security guards. We go on shifting and hindi kami masyado nag-a-allow ng mga leave of absence kung hindi naman necessary. Mas pinaiting rin daw nila ang kanilang paghahanda. Wherein we still screen our patients. We have complete PPEs for our medical personnel. Headgear, masks, goggles, gloves, and the whole gown. We have allotted 2 rooms for possible admission of a coronavirus patient. Sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa, pinangangalagaan daw ng mga ospital hindi lamang ang kanilang mga pasyente, kundi pati na rin ang kanilang mga empleyado. Hindi raw sila nakakalimot na paalalahanan ng mga ito na mag-practice ng safety precautions. Ako si Izzy, I stand for truth. Aside from personal hygiene, mahalaga rin ang disinfection para iwas hawaan. May report si Anthony Esquera. Suit on. Face mask on. At gear on. Handa na ang sanitation team ng Marikina para sa kanilang offline disinfection. Sinimulan na ng Marikina City ang kanilang massive disinfection campaign gamit ang mga misting spray at disinfection solution na galing mismo sa Department of Health. Nauna nang ipinasuspinde ni Mayor Marcy Teodoro ang klase sa buong Marikina sa loob ng 3 araw at baka abutin pa raw ng 1 linggo. Pinulong din ang mga principal ng mga paaralan at barangay officials upang mabigyan sila ng briefing tungkol sa gagawing disinfection at iba pang protocol. Unang isinagawa ang misting sa mga paaralan ng Marikina kung saan libo-libong estudyante ang mga pumapasok. Ang lahat ng preventive measures na ito ay ginagawa upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 matapos makapagtala ng unang kaso nito sa lungsod. Kinukumpirma nila na may positive case dito sa Marikina ng NCOV. Natagpuan yung pasyente na sa isang pribadong ospital. Dahil dito, mas pinag-igting na raw nila ang sanitation sa syudad upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Nagkakaroon tayo dito sa Marikina ng massive disinfection sa mga public schools and private schools natin, pati yung mga public areas natin, mga public terminals, transport terminals, ang mga palengke, yung mga high traffic area, yung mga high touch area. Makakatulong ang surface disinfection para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 dahil ayon sa mga pag-aaral, we can reduce the infectivity of coronaviruses like SARS coronavirus, MERS coronavirus, and other viruses causing human diseases by using biocidal agents. Espesyal na kemikal ang ginagamit sa malawakang disinfection, pero maaari raw gamitin ng bleaching agent na karaniwang makikita sa bahay. Una nang nagsagawa ng disinfection sa isang prayer hall at buong Green Hills Shopping Center sa San Juan. Sa Pasay, pinangunahan na ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ang pagsasagawa ng disinfection sa mga paaralan. Ayon sa isang pag-aaral, kumakapit ang SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19 sa surfaces kabilang na ang mga toilet. Pero ang good news ay namamatay ito with twice a day disinfection. Nakontaminate ng pasyente ang toilet bowl, lababo, salamin at mga hawakan. Bagaman masyado parang maaga for a conclusive study, ipinapaalala ng pag-aaral na may magagawa ang disinfection upang maiwasan ang COVID-19. Habang patuloy na kumakalat ang COVID-19, mahalagang alagaan natin ang ating sarili at i-maintain natin ang kalinisan ng ating paligid. I'm Anthony Esquera, I stand for truth. Kung hindi pwedeng mag-work from home, alamin kung ano yung mga tips para manatiling ligtas sa trabaho laban sa COVID-19. May report si Bea Dokyogen. Oh, yeah.
Nangangamba ang office engineer na si Michael nang mabalita ang may kaso na ng COVID-19 sa Quezon City dahil sa syudad na ito nakatayo ang pinagtatrabahuan niya. Siyempre, ang na-feel namin is medyo nag-worry dahil required kami pumasok dito sa office at dito namin gawin yung trabaho namin. Pero dahil required silang pumasok sa trabaho, pag-iingat na lang ang tanging nagagawa niya. Actually, yung laman talaga ng bag ko, meron akong sariling face mask, meron akong alcohol. Pero paano nga ba may iwasan ang hawaan ng sakit sa opisina? The number one action is hand washing. This can be done with soap and water and it can be done with hand sanitizers, alcohol-based hand rubs. To do that, as often as possible. Importante raw ito lalo pat kung ano-anong mga gamit sa opisina ang ating nahahawakan. Ilan sa pinakamaduduming gamit sa opisina ang desk, keyboard, mouse, printer and copier, headset and earphones, water dispenser at soap dispenser. Making sure that your desk and surface area is clean. If you're coming into a workspace, a booth maybe that somebody else has been using, and feel free to use wipes or regular disinfectants to clean the surface. Nilinaw din ng World Health Organization na hindi naman kailangang i-require ang pagsusuot ng face mask sa mga office worker. It's not necessary to wear a mask. Who really needs the mask is the health workers, the nurses and doctors who are treating people in hospital. So we recommend that you use a mask if you're already sick or if you're looking after someone who's sick. Dahil din sa COVID-19, ilang bansa na ang nag-impose ng iba't ibang travel ban. Gaya na lang ng Pilipinas na kasalukuyang may travel ban sa mainland China, Hong Kong, Macau, at North Gyeongsang Province sa South Korea. You need to assess the risk. So is this business trip necessary? What is the location? Has COVID-19 been reported there? Is it possible to hold this meeting through any other means, whether it be video conferences or teleconferences? Nagbabala naman ang UNICEF sa mga maling impormasyon na ipinakakalat online na nagsasabing makakaiwas raw sa COVID-19 ang sun exposure at ang pag-iwas sa mga malalamig na pagkain gaya ng ice cream. Ngayon ay nakataas na sa code red ang level sa Pilipinas. Matinding pag-iingat ang dapat na ginagawa ng lahat, lalo na ng mga empleyado. Ugaliin ang tamang paghugas ng kamay at pag-disinfect sa mga kagamitan. I am Bea Dokyogen, I stand for truth. Sa kabila ng panawagan ng iba't ibang grupo, wala raw balak si Pangulong Duterte na ipasara yung mga POGO operations. Ang kanyang sinight na rason dahil daw yung income mula sa POGO pwedeng gamitin for different projects, including yung kailangan nating pera para... For coronavirus. Oo, i-control yung coronavirus. Anong tingin mo dito, Richard? Well, dito, Atom, nakikita natin na sobrang questionable yung sinasabi ni Pangulong Duterte na he's balancing our relations with the superpowers. Kasi pagdating sa Amerika, parang konting criticism lang galing sa Amerika or konting may problema sa ating alyansa, we see a very swift and aggressive response. Pagdating sa China, parang haba-haba ng pasensya ni Pangulong Duterte. And it's worth saying that China itself doesn't want the POGO operations, exactly, right? Which brings me to three points. Una-una, directly question yung claim ng Malacanang. Ayon sa mga Senate hearings recently, ang lumalabas dito is almost lahat ng mga online casinos, which are Chinese-dominated, ay hindi nagbabayad ng franchise tax, no? So, there is no evidence to suggest that these are productive investments that are creating revenues. Not to mention, Atom, no, halos lahat ng mga nagtatrabaho dyan or yung mga kumikita dyan ay hindi Pilipino, hindi mostly Pilipino. Chinese. So, President Duterte is creating a lot of jobs, mostly for Chinese citizens. Pangalawa, Atom, no, so the Chinese government ay nagka-crackdown dito. In fact, last year, dun sa fifth visit ni Pangulong Duterte sa China, President Xi Jinping personally raised this issue na tama na yung mga online casino yan kasi bawal yan sa China, lumalabas ang money sa China. It actually allows mga Chinese criminal groups. And nakikita natin, nagiging den of a lot of criminal activities. We had a spike in kidnapping cases, in murder cases. Which brings me to the third issue. During the investigation of a recent murder case involving Chinese citizens, lumabas na mukhang may PLA, no? People's Liberation Army, military ID ang mga Chinese citizens na nandito. No? Last year pa lang, Atom, naging malaking news around August, no? Nung lumabas yung mga images showing that majority ng mga POGOs ay nag-cluster close to military bases. But Atom, the concern is this, ngayon na papaalis na yung mga Amerikano, if matuloy itong Visiting Forces Agreement abrogation, there's even more space for the Chinese, if ever they want, no, to exploit security vacuum dito sa Pilipinas. That's why this is a serious issue. And that's why medyo questionable why President Duterte napakahaba yung kanyang pasensya when it comes to any issue involving Chinese citizens. You can visit our social media accounts para manatiling updated tungkol sa COVID-19.
Ingat po tayong lahat. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.